Mga kaibigan, ako po ay nagbabalik sa ating part 2 ng ating question and answer portion para sa mga models natin ng FMM models. Ayan. Pero kasama ko pa rin si John Legaspi at si Lance. Lance, apelido mo nga? Ripahapo. Ripahapo. Ayan. At hindi lang po yan, hindi lang po sila dalawa ang kasama natin. Kasama ko pa rin po si Lucas Miguel. Ayan. Fresh from Pampanga. Ayan, so apat na kami, pero mamaya, bago kami magtapos, ay tatawagin natin, isisingit natin sa last part natin, at siya magpapaliwanag sa upcoming anniversary ng FMM, at kung saan ito gaganapin, at kung ano ang magaganap dito. Pero tuloy po tayo sa ating question and answer portion ni sa mga ano opinion mo. Sige po. Ito na yung part 2 kasi sa, dun sa first episode na pinalabas kamakailan, ay natanong ko na sila, sayang hindi kita natanong sa mga kaganapan. Sa mga kaganapang nakakaloka, di ba? Yung mga nangyayari sa kapaligiran, di ba? So, this time around, mga kaibigan, tatanungin po natin silang tatlo kung ano ang opinion nila. Narito na po ang portion natin na ano ang opinion mo? Okay, tayo po nagbabalik sa ating YouTube channel. Ako po si Benny Andaya ulit. At kasama ko si Lance, si John, at si Miguel. Diba? Lucas Miguel, diba? Okay. Ayan, si Lucas. Lucas, ilang taong ka na? 24 po. 24. Ikaw, John? Never mind. Ikaw, ako po, running. Sino nga? Running 27 po this month. Nag-running ba? Oh. Ano, mag-birthday ka na? Next month po. Okay, happy birthday to you. Ayan. Mag-edad na tayo. Na-check naman ako sa kaedad. Pero hindi ko kinaya. Okay, para sa isang unang katanungan, mga kaibigan, si, unahin natin si Lucas. Lucas, ano ang opinion mo sa May-December love affair? May-December, as long as nagkakaintindihan kayo sa dun sa relasyon ng gusto niyong tahaki, okay lang yan. Okay lang sa'yo. Sa yun ang pananaw. Oh, yun ang pananaw. Ikaw ba nagkaroon ka na ng May-December love affair? Hindi ko matandaan, pero I think parang meron. Nakailang relasyon ka na ba? 18? Seryoso na ito? Hindi siguro seryoso kasi siyempre, tapos na eh. Tapos na. Hindi naging seryoso sila. Parang inakay. Kasi yung iba dyan, isang buwan, isang linggo, mga ganyan. Actually, mga past relationship ko is... Sa'yo, babae, o mas matanda ako sa babae? Matanda. Ikaw? So, siguro mga 14 years old na lang tinirelasyon. Parang ganun na nga. Mahilig ka sa mas bata sa'yo? Oo, kasi ang sarap magkira. Ay, ganun? Ah, ikaw dyan! May December, anong opinion mo sa May December love affair? Yun nga, as long na magkaintindihan na makaintindihan. Okay lang yun, basta masaya kayo. Oo. Ay, importante doon yung understanding mo. Hindi ako mamahal. Kasi meron nga, parehas nga kayo ng edad, tapos away naman kayo ng away. Diba? So useless din. Ikaw, Lance, ay, kailangan pa kapag itang tanongin, Lance? Huwag lang. Oh, hindi, syempre tatanongin kita, no? Hindi ka ligtas sa tanong, di ba? Bakit may ligtasan ba dito? May favoritism ba dito? Wala, di ba? Oh, sagot! Talagang kailangan. Uy, pasensya na kayo. Huwag niyo ako i-bash, ha? Binibiro ko lang to si Lance. Baka sabihin niyo, ina-happy ko na si Lance dito sa interview na to, ha? Hindi, inaano ko lang siya, pinapa-relax ko lang siya, kaya ganun. Okay. Sagot na kanina pa. Bakit ako kailangan sumagot? Okay, go! Para ho sa akin, walang bata at walang matanda. Sa pagmamahal. Sa pagmamahal. Basta swak. 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 Basta pasok sa mga. Okay. Dahil ang pinopromote nyo ay HIV awareness campaign. Ayun.
unahin na ulit natin si Jan kasi si Jan ang ambassador ng HIV para sa FMM. Ano ang masasabi niyo sa lumalalang sakit na HIV? Para sa akin, ano yan, hindi naman pwedeng sabihin na hindi siya pwedeng tigilan. So, kaya nandito kami as ambassador kasi yun yung ginagawa namin na spread natin yung ano, kailangan tigilan natin. Tsaka, mas maganda pag ma-educate natin yung tao. Kailangan kulang sa education. Yes, kulang talaga. Kasi ang tingin nila pag may HIV, mamatay ka na, katapusan na ng mundo. Pero hindi mo talaga yun. Pag may HIV ka, kailangan labanan mo. Yes, hindi yung apawabayaan mo. Kasi pag pinabayaan mo, sa'yo din ang reflect mo. So, pwede ka pa din mamuhay ng normal. Normal. Kasi sabi nga nila, nung may nakausap akong HIV victim, mas prone pa daw sa kamatayan yung may sakit na diabetic. Yes. Diabetes. Saka yung TB. Oo, yung TB. Yung HIV hindi. Tsaka hindi siya basta-basta talaga nakahawak. At saka hindi ka naman mamamatay sa HIV. Mamamatay ka sa komplikasyon. Oo. Okay. Diba? Tsaka alagaan lang talaga. Oo. O ikaw, Lance, ano ang opinion mo sa lumalalang HIV sa Pilipinas? Para po sa akin, kailangan natin alagaan ang ating sarili. Then, kung sakali makikipag-sex ka man, gumamit ka ng condom. So, condom lang? Opo, yun lang po. Ikaw ba gumagamit ka ng condom? Sinungaling ka eh. Sabi mo kanina, mas sarap ang walang condom. Inconsistent ka, mababats tayo dito. Oo. Inconsistent ka talaga. Pero dapat talaga, huwag ka nilang gayahin. Opo. Charot! Huwag pa kong gayahin. Kasi kailangan talaga maging maingat sila sa kanilang mga sarili dahil hindi lang sila ang maapektuhan pati pamilya nila, di ba? Hindi lang maging responsibility natin tayo. Kaya nga po nagbigay ako ng mga bastos to kapag ito. Oh. Ay, si Miguel. Ayan, take care. Si Lucas naman. Lucas, ano ang masasabi mo sa lumalalang sakit ngayon na HIV? Actually po ako personally, wala akong idea about HIV. Hindi ka na-educate? Hindi po ako na-educate about that. Pero parang wala akong information about HIV until narinig ko siya na ganun pa, sakit pala siya. Yun po yung naging ano ko. So, may mga nababasa po ko na ganun na magiging complications pag nagkaroon ng sakit na ganun. So, ang payo ko is sa mga may karelasyon dyan, stop premarital sex. Yun lang po. Ikaw ba pag nakikipag-talik, safe sex ka o paano? I don't use any condoms pag nakikipag-sex. Ikaw? Kasi hindi pa sa educate na. Okay. Kasi hindi pa ako educate sa... Pero nagpa-test na, nagpa-test ka na. So I'm negative. Non-reactive. Ikaw dyan. Ikaw naman, able to remain. Ito. Ako po, lalo-lalo ako negative. Lalo ka talaga. Kailangan mo talaga yan. Negative po. Oh, dala mo ba ang ano mo? Ay, nasa bahay po. O bakit ang bahay ba ang nag-ano? Magamit? Kailan ka na huling nalaman mo na yung HIV ay dapat... dapat tayo maging aware. Opo. Ano po, year 2016 nagkaroon po. Then doon po ako natauhan. Yun po. Gumising po ako sa katotohanan. Sobrang parang naman nagamot. Then... Ano ba ito? Kasi sabi mo, napakatotoo eh. O, doon, napakatotoo na po ako. Sobrang na napakatotoo. Totoo yun. Ano po ba? Sa isang badin na hindi ako nagpalabas. Then mataba siya. Hindi ako nagpalabas. Then mga 3 days sa gym. Parang nahihirapan ako din. Paano yung nagpalabas? Sino ba kaya? Hindi na tuloy. Hindi ko tinuloy. Pinak mo siya? Opo, tapos yung... Pero hindi ko... Saan mo pinak sa CR? Hindi po, sa kama po. Wala. Then after nung... Hindi ko tinuloy. Hindi, nagpanggap ako na kunwari nilabas na naman. Paano Okay lang. Nasa back PBB house tayo, no? Hindi. Tapos yun eh. May makukong araw. Tapos may konto. Paano yun na yun? Then ano, nalaman ko lang sa trabaho, umihi ako, expect ko na siguro hindi ko ganun. Kaya nag-jacks ako. Then after nung mga... Alam ng pamilya mo nagkaroon ka na sa akin? Hindi po. So 3 days... Paano kung malaman nila ngayon?
okay lang po, at least nalaman. Magaling na siya. Opo, magaling. Opo, ano naman po yung 2016 pa? Paano ang ginawa mo? Nag-medication? Opo, nagpa-check up po ako, then yun. Eh, dapat po pala, dapat maaga pa doon para hindi ito po lumala. Maagapan. Opo, maagapan. Then, pumunta ako sa, ano, sa hospital, mga 3 days okay na, nakabalik na ulit ako. Then, kaya, nagpasalamat ako kay God kasi nililigtas niya ako. So, ano? Nakaiwan ako doon. Kinabahan ako. Ano ang daman mo nun? Ano, sobrang sakit. So, hindi na pang host, mag-walk out na ako, hindi na pang host. Dalawa na silang host. Tatlo na pala tayo. Sige, go. Sige, okay, go. Sige, ikaw na magtanong. Sige lang, tama yung ginawa nyo. Tama lang yung kinikemi ko lang kayo para sa'yo. Dali, go. So, anong daman mo nun? Sobrang sakit, hindi ka makakakilos. Sakit ang? Sakit yun, hindi ko makagalan. Nangalang yung host mo, di ba? Pero, bro, confused ako kasi sabi mo hindi ka nagpalabas. Oo, so, paano mo nakuha? Kasi diba ang HIV is nakuha lang through wounds na may Kami hindi ako aware sa nangyari. Pero, hindi ako aware sa sasabihin nila. Pero, sinadya mo ba yun? Paano ba talaga yun na magsabihin mo sa amin? Opo, para po malaman ng... Alam ba ng manager mo to? Hindi. Hindi ko din alam, ang relasyon niya. Hindi. So, tawag na ng gwardiya. Tawag na ng gwardiya, papusasan mo na to. Kaya ingat na ingat na ako ngayon. Yung gwardiya sa baba, papusasan mo na to para dali na sa presinto. Ano to? Diskriminasyon? Anyway, hindi. At least, sa sinabi mong yan, Lance, kung totoo... Tinawin mo na gwardiya ka na. Tinawin natin. Nagkasakit ka dun nung time na yun na hindi mo pa-aware sa... dapat pala may... protection pag nag-ipagtali. Opo. Ano ginawa mo? Okay. Paling dun sa sakit na yun? Ano po, then nangini ako ng tulong dun sa kasamahan ko sa bahay. Sinabi ko sa kanya na ganun niya. Oh. Pero may karelasyon na po ako at siya yung karelasyon na sabi niya. Siguro nakipag-sex ako sa iba. Kaya napaamin po ako ng di oras. Kaya sinamahan niya ako sa ospital. Ayun, sa awan ng Diyos, bimaling. So ano natutunan mo doon sa nangyari sa iyo doon sa pakikipag tsurbahan sa iba na hindi wala kang protection? Anong natutunan mong aral, leksyon? Ang natutunan ko pong aral, na kailangan palaging may protection, na kailangan mag-ingat, na hindi lahat ng pagkain dapat kainin, 'di ba? Hindi lahat pag nakikita mo masarap okay. Yan, okay ka na, fully recovered ka na. Ulitin mo ko ba? Ay, siyempre hindi na po. Ayun. Lesson learned, ano? Kailangan talaga. Ikaw, Lucas, di ka pa naman nagkasakit or any ano. So, okay pa naman. Kasi mga bata ang ano mo. Mm-hmm. Oo, kiddie corner ka. Di ba? Di mga ano lang po siguro, mga three years old? Hindi, three relationship. Yung mas bata sa'yo. Mas bata. Tsaka hindi ka naman siguro ma-Elia Marie. Hindi ka ma-Elia? Sakto lang. Anong mo, zodiac sign? Leo po. Leo? Kapag birthday mo lang? Ako. Kailan ang birthday mo? August 4. Ay, 14 ako, di ba? Ay, alam ko galing yan. Anyway, ikaw, Jan, since ikaw talaga yung frontliner ng FMM, ano ba itong FMM ba to? May mga charity ba kayong ginagawa para makapag-ikot or... magbigay ng mga brochure para dun sa mga ad campaign mo? Sa amin ngayon, ano lang. So, plan din namin gawin yun. Mm-hmm. Basta ngayon na social media muna. Social kasi media. Mas malawak naman yung ng campaign ng social media natin. Anong cover nung awareness campaign nyo nakapaloob dun sa kampanya nyo? Like for example, may free ano kayo, free HIV test or free condom, free ano ba? Ano pa ba mga... Ayun, nagbibigay lang kami ng tamang impormasyon about sa HIV, kung paano natin mapigilan, paano natin maiwasan, saka ayun nga, para ma-educate yung tao na hindi dapat pandirihan yung mga tao positive. Saka yun, nagbibigay din kami ng mga libreng advice, ayun, saka sa mga hub na mga... Counseling. Saka yung mga libreng pagpa-test doon, kasi yun, kung kailangan nyo naman, pwede niya ako i-PM lang o si Tito Fernandez ba? Yun. Tsaka, yun lang sa ngayon. May mga marami kami plano, pero dahan-dahan lang natin. Pwede na ba na, ay teka lang, bago natin tawagin si manager nyo, anong ibig sabihin na, anong meaning ng FMM?
Okay, so mga nagtatanong pala, FMM po is Fernandale Mail Management. Yun po yung... Diba? Oo. Okay, ayan, so para po madagdagan po tayo ng information about HIV campaign or awareness campaign, narito po, tawagin po natin ang kanilang manager, ang nag-iisang diyosa ng taon, ayan, ng FMM. Dahil sigurado, for sure, sa kanilang anniversary special, meron na naman itong pasabog na gagawin. Last year, talagang nagmuher, talagang hindi makilala si Talia, nagpalang Talia ito, na talaga namang sinubaybayan ng buong mundo ng social media. Tawagin natin, Fernan Del Valle. Pasok ka na. Kaibigan, narito na po kasama natin ang manager nila na si Mr. Fernan Del Valle. Fernan, bati ka muna sa ating mga YouTuber, mga kasama sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Magandang gabi po. Magandang araw. Magandang araw po. Nandito po kami ngayon para sa isang matinding katanungan ng ating buting direktor sa mga pangyayari na magaganap sa October, inyong, October 19. Oh, FMM 9th anniversary. Wow, na, siyam na taon na. Opo, siyam na taon na. Pwede mo bang i-ano sa akin, masabi sa akin kung sa siyam na taon na yan, nakailang members of male models na ang nahawakan mo na handle dyan? Actually, ano, since 2010. Lagi lang kasing ano, open home yung ano, yung mga models, di ba? Come and go. Come and go ang mga models. Oh, kasi para lang. Para lang, para silang mga ano, para silang mga ano yan, yung mga binibili. Pag andyan sila, pag wala pong binibili, para silang palinda. Parang palinda ko. Pag, nabili na, pag may pag-ibig na, wala na. Correct. Pag na, may mga nagkagusto na, aalis na sa poder ko. Wala na. Pero, the good thing, ang nangyayari sa ginagawa mo sa kanila, na bibigyan mo sila ng mga magagandang exposure kahit papano, di ba? Yun naman din ang proud ako sa sarili ko para sa kanila. At saka may mga movie na silang natapos, mayroon akong isang talent na napunta sa recording. Proud okay. ako noon. At abangan niyo po 'yan sa October 19. Darating po siya. At mayroon na yatang nasa Yung talent ko na ipinakilala ko kay Direk noon, yung si Waco Montero. Nasa Hong Kong na. Mag-Hong Kong na naman po ulit. So, saka yung si Chris Alba, naging party ng ano yun. Naging party po siya. Nasa Dubai siya ngayon. Working siya sa Dubai. Working siya sa Dubai, 2 years. Pagbalik niya po eh, plano po namin gumawa ng NDPO. Oo. At ang maganda sa iyo, Fernan, kasi matyaga ka talaga. Ginagapang mo talaga sila kahit wala kang kinikita sa mundong ito. Hindi ka kumikita, aminin natin, kumikita. Opo. Ikaw pa ang nalalagasan. Diba? Kaya lang sa pagmamahal mo lang sa sining at kultura, at sa pagmamahal mo dahil may puso ka sa mga katulad namin mga model. Katulad nila mga model. So, ako model ako ng ano, ng toothpick at saka ng tamtax. Ayan. So, ayan. So yung nakakatuwa kasi ikaw, Lance, saan ka na-discover ni, ano, Fernan? Ako po nag-discover ni Tito Fernan sa social media. At least, ang ganda ang lawak ng social media. Ikaw dyan, saan ka na-discover? Same lang din kasi, di ba, marami na tayo nag-discover. Sa bagay si Jan talaga, all over ano natin. So si Lucas, actually po nag-gossip ako for sa film sa Resba. Nag-gossip ka talaga. Nag-gossip po. So sa guys, ilan kayo natanggap niyo sa wow. At at least may mga interesado na gustong pumasok sa FMM circle of ano talents, di ba? So
ito na lang, kasi ikaw yung talagang pinaka-head ng FMM upcoming 9th anniversary na gaganapin sa... Paki-explain mo lang sa kanila. Mga kaibigan, ang ikasyam na anniversary po ng FMM ay gaganapin po sa October 19, itong taon na to. So, bali ito yung mangyayari sa Emotion Hunk Bar. Wow! Hosto bar po na sa Cubao. Ayan. Last year, doon din po ginanap yung anniversary ng FMM. Ito bang anniversary, may free entrance ba to? O... Actually, hindi po siya entrance kasi para kumita po yung bar, kumita din po yung kami. Oo. Para... Donation na lang. Oo, para yung mga... entrance nila, pwede namin ibigay doon sa mga entertainer ng, ng mga talent. Parang sila na lang yung magbibigay para doon sa, parang complimentary na lang naman sa ano. So kasi, magkakaroon ba ng entertainment doon, yung mga FMM models? Anong gagawin nila? Actually po, ngayong taon, ibinabalik ko po yung Bikini Open. Nangyari na rin po kasi 2015 and 16. Night 2 lang po ito kasi medyo... medyo ano po yung mga model eh, off and on eh. On and off. So, tinigil ko muna yun, nag-ano lang po ako sa mga, kung sino lang available. Pero ngayong taon po, binabalik ko muli yung Bikini Open, Red Bikini Open with Coast, HIV Awareness. May siyam po, kasi siyam meaning po, 9th anniversary. Siyam pong kandidato na magtatagisan sa kanilang talento, lalo-lalo na po sa Q&A. Yun po, about po talaga sa HIV. HIV. Opo. Pero ikaw ba sa experience sa 90 years na pagtetest, pagbibigay ng free test ng HIV, nagkaroon ka na ba ng experience na yung nagpa-test during the, your ano, is nag-positive? At paano nyo ina-handle yung kapag nag-positive? Yun po ang ano, masasabi ko na proud po ako kasi the previous year, wala naman po kung naging positive, lahat po negative. At saka, pag kinausap ko po sila, yun kaagad ang antimanong pinapaalala ko sila, walang ganito, walang ganyan, kailangan malinis tayo. Kasi kayo ay modelo, kayo ang dapat tularan. So ano pang binibigay mong advice maliban dun sa mga models mo, maliban sa maging malinis, maging sa kanilang hygiene, ano pa, aside from that, ano pa mga yung personality development? Okay. Meron naman po sila mga workshop na dapat talaga kailangan gawin bago umpisahan yung movie. Meron po kaming tinuturo ng mga modules na para sa sarili nila. Para kung ano, kung nandoon na yung role, kailangan nilang ano, basahin muna, pag-aralan at isa loob yung kung ano man yung role na mapunta sa kanila. Hindi po basta pagdating lang ng set ganun-ganun na lang. Hindi po. Kailangan po akma doon sa personality ng isang modelo yung role na gagampanin niya. Okay. So yan, i-invite niyo ulit yung viewers natin. Jan, ikaw na muna mag-invite. Yun nga, hi guys. Ako po si Jan Iaspi, yung FMM Ambassador. So, invite ko po kayo ngayong October 19, yung nasabi ni Tito Fernan kanina, FMM Night Anniversary po namin yun. So, yun, sa Emotion Hang. Marami po kayong pasabog na mga, sa mga kasamahan ko. So, may mga entertainer din yun na mas, maging masaya at mag-enjoy kayo. At bukod doon, yung mga, yun, to educate the people na kung pupunta doon about HIV. Kasi yun talaga yung tema namin doon. Okay, Lance. Natulog ka na yata. Okay. Go. Hi, guys. In-invite ko pala kayo din sa aming 9th anniversary. Anong gagawin ko sa 9th anniversary? May pasabog ka doon? May pasabog din okay. Po ako din. Nasabi siya sa 9th models. Opo, 9th models. Doon sa mga sumusuporta kay Mr. Robodero, invite ko kayo, punta kayo doon. So, asahan ko kayo. Anong Robodero? Bubadero. Bubadero. Okay, next, si Lucas. Well, po, inimbitahan ko po kayo sa aming palabas sa October 19, FMM, ano po yun? Anniversary. Anniversary. Anniversary po. So, pero hindi po ako parte ng show. Hindi ka mag-ano? Ano magiging part mo doon? Bali, ano lang po ako, mag-educate lang po. Sa ano ka lang, kasama ka lang sa entourage. Yes. Ayan. So, maraming salamat, Fernan, sa iyong oras.
At maraming salamat kay Jan. Maraming salamat kay Lance. Maraming salamat, Lucas. Mga kaibigan, kung meron po kayong mga suggestion, paki-comment lang po below kahit ano po ito para mapag-usapan natin next issue. At mga kaibigan, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, abay, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na po kayo para mapanood ang iba't ibang mga videos na pinalabas na at pwede po pang mapanood. At araw-araw po ay nag-upload tayo ng mga videos na mga tulad din ng mga models na mga guwapo. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagtutok at hanggang sa muli, maraming salamat! Bye guys, thank you so much. Manood po kayo sa October 19 yes, sa Emotion Hangs. At saka sa mga followers ko, pakisubscribe na lang po si Derek, Benny, and Daya. Yung director ko na sa Tisoy po, sa mga nag-aukili ko na sa kanya. Kayo ba wala kayo?